asan siya ipapunuhan, Diyos ng lahat o pamuhay. Sa kaligtasan siya ipapunuhan, ngayon at magpapalitan. Ang naibigan lahat ng daro, ang sampa na mga muli ng Panginoon. Mapuluri sa pag-aasan, siya'y papulihan, Diyos ng lahat o mapuluri sa pag-aasan, siya'y papulihan, ngayon at pagpalanan na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubayan. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundinin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. "Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon,
sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, lakasan pa ninyo, alam naman ninyong ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa rin tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila, busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila, minsan pa, utos uli ni Elias. Maikatlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako'y inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila inyong pinapapagbalik sa loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, tuliran ay abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin,
ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, ang iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito ay magtuturo o magtuturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, narinig natin sinabi ng ating Panginoon, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang mga kautusan at aral ng mga propeta." Pag sinabi nating kautusan, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo bilang Hudyo ay una yung Ten Commandments, pangalawa yung utos o yung aklat ng kautusan ng mga Hudyo o yung tinatawag nating Torah. Tinutukoy din dito ang aral ng mga propeta at panghuli ang mga isinulat ng mga eskriba o yung mga scribal laws na sinasabi natin. Sinasabi ng ating Panginoon, hindi siya pumunta para ipawalang bisa kundi bigyan ito ng katuparan. Dahil noong mga panahon na yon, mga kapatid, iniisip ng ibang mga Hudyo na hindi niya tinutupad ang kautusan dahil sa mga ginagawa niya na, for example, kung minsan nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon na ang tinutupad niya
hindi lamang ang letra, hindi lamang ang naisusulat na utos, kundi ang espiritu ng kautusan. At ano ba ang espiritu ng kautusan na tinutupad at ginaganap ng ating Panginoon? Walang iba, kundi ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Pero kasama sa kautusan na ito, kalakip sa kautusan na ito ay ang pangako ng Diyos. At ano yung pangako ng Diyos? Kaligtasan. Kaya nga, inaanyayahan tayo na sundin ang utos ng Diyos. Pero ang tanong sa atin ngayon, sino ang Diyos natin? Kanino tayo sumusunod? Sa ating unang pagbasa, narinig natin, si Propeta Elias, pinapili niya kung sino ang Diyos na susundin ng bayan ng Israel. Kaya nga narinig natin si Baal at ang Panginoong Diyos, nagbigay sila ng toro na susunugin. At kung sino yung makasunog sa toro na yun, yun ang tunay na Diyos. At narinig natin kung papaanong pinakita ng makapangyarihang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Na kahit anong gawin ng 450 propeta ni Baal, hindi nila nagawang masunog yung toro. At sa munting panalangin ni Elias, binasa pa yung kahoy, nasunog yung toro. Ibig sabihin, pinapakita sa ating unang pagbasa kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang dapat paniwalaan at pagtiwalaan. Dahil kung ang Diyos ay hindi tunay, peke ang Diyos, katulad ni Baal. At ang tawag sa mga maling Diyos ay Diyos-Diyosan. Pero yung mga ganitong bagay, yung mga Diyos-Diyosan, ay hindi lang katotohanan noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo o noong panahon ni Moises. Dahil magpahanggang ngayon, tayo kahit bilang Kristiyano, minsan meron tayong Diyos-Diyosan. At kung susuriin natin yung ating buhay, kung susuriin natin yung ating pananampalataya, manggandang itanong sa sarili natin, meron kaya akong Diyos-Diyosan? At kung meron man, ano kaya ang aking Diyos-Diyosan? Yung iba kasi, ginagawang Diyos-Diyosan ang pera. Yung iba naman, ginagawang Diyos-Diyosan ang kapangyarihan. Yung iba, ginagawang Diyos-Diyosan ang kapwa-tao. Kapag ka ganun, kahit anong gawin natin, kahit anong dasal natin, hinding-hindi matutupad, hinding-hindi madidinig kung sa maling Diyos tayo naniniwala. Kaya ang mga pagbasa natin ngayong araw, tinuturuan tayo na ituon ang ating pananampalataya, ituon ang ating paniniwala sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay buhay. Ang tunay na Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. At nakilala natin siya bilang si Jesus. At nagdedebosyon tayo sa kanya bilang Jesus Nazareno. Dahil kung nagtitiwala tayo sa Diyos-Diyosan, kahit anong dasal natin, kahit saktan pa natin yung sarili natin, kahit anong sigaw natin, hinding-hindi tayo maririnig. Hinding-hindi tayo mapapansin, hinding-hindi tayo mapakikinggan. Pero kung binibigay natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa poong Jesus Nazareno, alam natin na siya ay buhay. At dahil siya ay buhay, alam natin na tayo ay nadidinig niya. Alam natin na alam niya kung ano pinagdadaanan natin, kung anong nararanasan natin. At iniimbitahan tayo na ibigay ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal po mga kapatid, ipinangangako ng Diyos
ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mamanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng sariling nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway linuwanagan ang iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag
sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Of life.
I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. You see, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and grace me, God. You gave your life to save me. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23 sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap ng alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:50 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol, ay gaganapin sa ikatrinang hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na posisyon ay ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito sa ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O kamangin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulungalhan ka namin.